Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na naman tayo para magbigay ng update sa pinakapaborito at nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng like, share at subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. At sa mga masusugid nating subscriber at manonood, maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking munting channel. Hindi na nakaligtas si Coach Gary sa pananaksak na ginawa ni Lawrence, kaya tuluyan na itong binawian ng buhay. Kaya naman agad na nagtungo sa Kama o Gym, sina Mando at Rigor upang imbestigahan ang nasabing insidente. Agad na maghuhugas kamay si Lawrence at ikwinento ang nangyari. Tinanong ni Mang Rigor at Mando kung sino ang buksingerong binabanggit ni Lawrence. Kaya naman laking gulat ni Rigor nang sabihin ni Lawrence ang pangalang Santino de Magiba na siyang nakasagutan umano ni Coach Gary at tiyak umanong siya ang pumatay dito. Hindi na nakapagpigil si Rigor at dalawang malalakas na suntok ang sumalubong kay Santino sa kanyang pag-uwi. Ayon kay Rigor, hindi niya pinayagan si Santino na magboxing, ngunit ginawa pa rin ito. Ngunit may mas malalim pa palang dahilan kung bakit galit na galit si Rigor. Matapos itanong ni Marites kung ano ang kasalanan ni Santino. Ayon kay Rigor, pinatay na ni Santino si Coach Gary at nagawa pa nitong nakawan. Kaya naman gulat na gulat si Marites at Santino sa mga paratang ni Rigor. Agad itong pinaposasan ni Rigor kay Mando upang dalhin sa presinto. Muli na namang ibinuntong ni Rigor ang sisi kay Marites dahil batid niya umanong alam ni Marites ang tungkol sa pagbaboxing ni Santino at kinukonsinti pa nito. Hindi naman naniniwala si Marites na magagawa ito ni Santino. Iginiit pa ni Rigor na marahil si Santino rin ang nagbayad ng bill ni Marites at gumamit lang ng ibang tao. Magtatanong si Santino kung talaga bang naniniwala ang kanyang tatay Rigor na kaya niyang pumatay. Sambit ni Rigor na oo dahil wala na umano itong pinagkaiba kay Tanggol. Kung sumunod lang umano ito sa yapak ni David ay marahil magiging maganda rin ang buhay nito kagaya ni David at hindi gaya ni Tanggol na patapon na ang buhay. Sa presinto naman ay biglang darating si Annika na siyang magiging star witness sa tunay na nangyari. Agad niyang iaabot ang kopya ng CCTV sa mga otoridad at nang mapanood na ni Rigor ang CCTV ay bigla siyang natameme. Isang malaking pagkakamali ni Lawrence na hindi niya na-check na nakarecord ang CCTV. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagsubaybay ng tauhan ni Ramon kay Marites. Nais kasing malaman ni Ramon kung sino ang nagtatangka sa buhay ni Marites. Pero iba ang mababalitaan niya dahil malalaman niyang nakapatay umano ang bunsong anak nito at si Rigor mismo ang humuli dito. Mas lalong mamumroblema si Marites kung paano maaabsuelto at pansamantalang makakalaya si Santino. Mapapaisip naman si Marites na kayang maipagkanulo ni Rigor ang sarili niyang anak at wala na siyang ibang malalapitan kundi si Ramon. Magbabaka sakali nga siya na matulungan siya nito. Dito ay tatawagan niya si Ramon nang hindi nalalaman ni Rigor. Ayon sa kanya, babayaran niya si Ramon paunti-unti. Matulungan lang siyang mapalaya si Santino. Dito nga ay sinabi ni Ramon na wag na siyang bayaran, kundi hihingi lang siya ng pabor na sana'y bumisita umano si Marites upang masupresa ang kanilang anak na si Tanggol. Papayag naman kaya itong si Marites at pag nagkataon ay mabubuking ang pagpapanggap ng tunay na demonyong nitong anak na siyang ngang si David.